Hello guys, ito pong muli, ang Chilon Macworks. For today's video ay para sa request ni Sir Albert Cadilenia. So ayan, no? May request si Sir Albert, shout out sir. Ang request niya ay kung paano maglagay ng kill switch sa Sniper 155. Okay, so ayan guys, since bagong labas lang ang motor na to. Okay, so panoorin nyo ang video guys hanggang dulo para wala kayong ma-miss na details at makapag-DIY kayo ng maayos sa inyong mga motor. Kung ang motor mo ay Sniper 155, malaking tulong ang video na to sa'yo guys. Okay, so pero bago yan, kung bago ka palang napadaan sa aking munting channel, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para like at ma-notify pag may bago tayong mga upload na video. Ayan guys, so kailangan nyo lang bumili ng ganitong kill switch, no? Nabibili ito sa online, Shopee or Lazada. Sa Shopee ko ito nabili guys, ilalagay ko lang yung link sa description box para ma-access nyo kagad at kung gusto nyo bumili, makabili kagad sa'yo sa napagbilang kong seller, no? Nabibili ito sa 100 plus lang. May kasama na itong remote, no? So ayan, sa remote pa lang, galante na ang itsura at maporma na. Eh, kaya nitong proteksyonan ng ating motor laban sa mga magnanakaw. Ang magiging setup nito or magiging feature sa ating motor is anti-nakaw at anti-agaw, no? Or iwas nakaw ng motor. Ito yung ating diagram guys, papakita ko lang sa inyo. Yan. Sa loob nitong fuse box na to or itong ating kill switch na to, ito yung laman niya. No, so ayan, ito yung laman niya, nilagay ko lang para mas mabilis nyo maintindihan. Okay, sa likod meron tayong makikitang mga tornilyo, no? Dito natin isusuksok yung ating mga wire. Yan yung mga wire natin. Luluwagan lang natin itong mga screw, tapos susuksok lang natin yung wire. Higpitan nyo lang na maayos para stable yung ating kuryente at matibay. Okay, so ang nakikita nyo ngayon is for demo purposes lang po. Okay, dito sa likod meron tayong mababasang NC or normally closed, COM or common, NO or normally open, plus V or positive ng battery, minus V or negative ng battery. So ang gagamitin lang natin dito is NC at saka common. Yung NO is ibabakante na natin guys. Okay? Then lalagyan siya natin ng wire yung positive at negative ng battery. No? Lalagyan siya natin ng wire diretso sa ating battery. Kayo na ang mag-estimate guys kung gaano kahabang wire ang kailangan, depende sa paglalagyan nyo o pagtataguan nyo ng ating kill switch. So maliit lang ito guys, so hindi ito mahirap itago sa ating motor. Okay? So ayan, katulad ng nakikita nyo, positive at negative ng battery, diniretso natin sa battery ng ating motor. Pwede tayo maglagay dito ng fuse, pwede ring hindi guys. It's up to you kung saan ka komportable sa pagwa-wiring mo. Pag naglagay tayo ng fuse, pwedeng up to 10 amperes is enough na para sa module na to. Kung hindi ka naman maglagay ng fuse, okay lang, safe naman ang ating kill switch na ito. Assuming na naglagay na tayo ng wire papunta sa ating battery, negative at positive, ang common at saka NC, lalagyan din natin ng wire yan guys, dalawa. Papaakyat natin yan dito sa ibabaw, no? Babaklasin natin yung ibabaw lang dito at doon tayo maglalagay sa ating socket. Ito yung socket na ating hahanapin, yung color puti. Dito ito makikita sa right side ng ating handlebar kapag ka nakasakay na tayo, kung saan nandun yung starter ng ating motor. Sa socket na ito, makikita natin guys, may wire ito na color red na may stripe na white, no? Katulad nito. So ito yung ating hahanapin guys. Bubunutin lang natin ang wire na to dito sa socket. Tapos sa katapat nito guys, dito rin sa kabila, mayroong tayong makikitang wire na color brown na may stripe na
red. So ito guys, ito yon. Tapat lang itong pula na wire. Bubunutin din natin ang wire na to dito sa socket na puti. So bali ganito ang mangyayari guys, pag nabunot na natin itong red na wire na may stripe na white at saka itong brown wire na may stripe na red sa socket na puti. So ganito ang mangyayari guys. Dito natin idudugtong yung ating NC tsaka common ng ating kill switch. Okay lang kahit magkabaliktad yan, kahit saan natin idugtong yung NC at saka yung common. Walang baliktaran ito guys. Basta yung NC at yung common ng ating kill switch dito natin idudugtong. Tig-isa sila dito guys sa wire na to. Tapos ibabalot na lang natin ang maayos yung ating wire para safe ang ating wiring. Okay, tip lang guys, no? Kapag naikabit na natin at nailatag na natin ng maayos yung ating wiring, kapag ilalagay na natin itong module dito sa box, no? So dito sa gilid, magka-cut tayo, no? Ito, kinat ko lang to ng cutter. It's up to you kung anong pwede maging pang-cut na gagamitin nyo. Tapos, pag ilalagay natin sa loob itong module natin, para ito may pagkalusutan yung ating wire, no? So yun ang purpose kung bakit magka-cut tayo. So yan, yan, para maisara natin. So ganyan ang magiging itsura guys, para may paglusutan yung wire natin, no? So din ang ginagawa ko dito, another tip, nilalagyan ko ito ng stick glue. So yan, lalagyan ko ito ng stick glue para hindi siya pasukin basta-basta ng tubig kung sakali man na mabasa sa ulan or ng ating pagwa-washing. Doon din dito, itong mga butas na to, nilalagyan ko din ng stick glue yan. No? Tapos ito, mayroon pa ditong butas, nilalagyan ko din ng stick glue. Then, binabalot ko pa ito ng electrical tape para tumagal yung ating module at hindi kaagad masira. Okay, kapag naikabit na natin guys, i-tape lang natin na maayos para organize yung ating wirings, no? Tapos ibalik na natin yung kaha at pwede na nating i-testing. Ang magiging features nito guys sa ating motor is ganito ang paggamit ng ating kill switch. Itong remote is abot ito hanggang mula 100 meters up to 150 meters, no? So yun yung kanyang maximum range. No, so ibig sabihin kahit malayo na yung motor, around 100 meters na pwede pang patayin ng remote na to ang ating motor. Pag pinindot natin yung on, no, so mamamatay yung ating motor, no, at hindi niya mapapaandar yung ating motor, guys. No, for example, ninakaw yung ating motor, tinutukan ka ng baril sa gitna ng daan, tapos inagaw sa iyo yung motor mo kasama yung susi. No? Pag malayo na siya, for your safety na rin, pag medyo malayo na siya, mga 100 meters away na, pwede mong pindutin itong on. Mamamatay yung motor at hindi niya mapapaandar yon guys. No? So kahit an pa niya at kahit ikik pa niya, hindi niya mapapaandar yung iyong motor. Mapapaandar lang yung motor natin kapag kapindutin natin itong off. Okay? So yan. Then for example, anti-nakaw naman. No? So naka-parking yung motor natin, so hindi tayo komportable sa parking area. So pipindutin lang natin habang pa-park natin yung ating motor, pindutin natin itong on. Okay? At hindi na mananakaw yung inyong motor kahit maiwan pa natin ang susi sa ating motor. Kaya napakalaking bagay ng remote na to or ng kill switch sa ating motor. Okay, so yun yung kanyang anti-nakaw. Okay, so sana nakatulong sa inyong video na to para maging safe ang ating mga alagang mga motor. Okay, laging tandaan, pagsisisi ay laging nasa huli. Okay, so maraming salamat sa pagsuporta guys at maraming salamat sa panonood. Kung di ka pa nakapag-subscribe, please pakisubscribe po sa aking YouTube channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang ma-notify pag may bago tayong mga videos. Pakishare na rin guys para mas mapanood ng mas marami nating mga kapwa, mga riders. Ride safe always at ingat. Bye-bye!